Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Wala nang paligoy-ligoy pa, tara luto na tayo! Meron akong 6 na pirasong galunggong dito. Aasinan natin to at lalagyan ng paminta. Baligtarin at lagyan ulit natin ng paminta. Ngayon sa kawali, ipiprito natin ang galunggong. Pagkaprito, tayo naman ay magpapakulo ng tubig sa isang kaserola. Ilagay ang bawang, sibuyas, kamatis, at mais. Timplahan na natin to ng patis o asin. Takpan muna natin at pakuluan. At habang hinihintay natin tong kumulo, sa video natin ng lumpiang meatloaf, may mga nag-comment at nag-message sa atin kung paano ba natin ino-organize ang ating mga gulay. So, ipapakita ko po sa inyo, panoorin nyo po sa bandang dulo ng video na ito. So, after 10 to 15 minutes, i-check natin kung malambot na. O yan, malambot na ang corn. Ngayon, ilalagay na natin dito ang carrot. Siling haba. Pakuluan natin ng mga 2 minutes. At ilagyan na natin ang naprito nating isda para maglasa na ito. Pwede din naman po kayong gumamit ng ibang isda na malasa. Pwede rin naman ng tilapia, yellowfin. Ngayon, maglagay tayo ng dahon ng sili. At dahon ng malunggay. Maaari rin po kayong maglagay ng ibang dahon tulad ng talbos ng kamote, kangkong, pechay, at iba pa. Pakuluan lang po natin ito sa loob ng 1 minuto. At pwede na po ito. Panoorin nyo po hanggang dulo dahil nandun po yung tips ko paano pag-organize natin ng mga gulay para tumagal. Narito na ang ating sinabawang isda sa mais. At sa pag-organize ko po ng mga gulay, wala naman po talagang special tulad ng carrots, kamatis, kalamansi, dahon ng malunggay. Hinihimay ko na yan, tinatanggal ko na sa stem. Importante po na dapat tuyo ang mga gulay, pati po ang container mismo dapat tuyong tuyo po lahat. Ngayon, takpan natin mabuti. Ngayon, ito namang kamatis ko. Konti na lang po ang natira nito. Pero pag madami po akong kamatis, nilalagay ko sa mas malaking container. Tulad nito, hindi ko tinatapon itong container ng Jollibee. Tapos, ilalagay na sa refrigerator ng nakatagilid. Hindi ko po itinitihaya kasi mas kumakain siya ng space pag ganun. At least pag ganito, madaming magkakasya. Tulad nito, meron akong luya, dahon ng sibuyas. Nagtatagal sa akin pag naka-container ang dahon ng sibuyas. Siling haba, ito rin. Tuyo, dried shrimp. Napansin ko kasi mga ka-MU, pag hindi ko nilalagay sa isang sealed na container, mas madali siyang mabulok o kaya natutuyot sa sobrang lamig. Disclaimer lang po na ito po ay base lang po sa aking experience. Shinare ko lang po just in case magkaroon na rin ng idea para maging organized din ang ating mga gulay.
Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!